ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo! Bombo! Magandang gabi Pilipinas sa lumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Sabado, ikalabing apat sa buwan ng Oktubre, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong ilang member states ng ASEAN nakahandang tumulong para sa repatriation ng mga Pilipinong naipit sa gera sa bansang Israel ayon sa Department of Foreign Affairs. Samantala, dating maestrado naman ng Korte Suprema na nanawagan sa gobyerno ng Pilipinas na simulan na ang gas exploration sa Reed Bank. Ito namang si House Speaker Romualdez, binigyan diin ang pangailangan ng mabilis na aksyon ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers para sa mga repatriation ng overseas Filipino workers na ipit sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang Commission on Elections naman pinaalalahan ng muli ang mga kandidato ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 hinggil sa tamang pangangampanya. Ang karagdagang 40 billion pesos na budget para sa National Irrigation Administration maaari makapagpatubig ng mas maraming palayan. Samantala, kuha po tayo ng update mamaya dahil ang Israel military na-discovery ang mga bangkay ng mga nawawalang Israelis sa ikanasang ground raid sa Gaza. Samantala, nasa mahigit namang 150 katao, abay pinaniniwalaan po na nasa kamay ng mga militanteng Hamas. At sa ating sports balita, itong gold medal ng Pilipinas sa ASEAN Games mananatili sa gilas sa kabila ng isyong kinakaharap ni Justin Brownlee. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inaasahang magpapatupad ng dagdag bawas sa singil sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. At batay ho sa 5 days oil trading, ang presyo ng gasolina ay inaasahang magkakaroon ng aumento na 40 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Kung nagkataon, ito ang unang pagkakataong pagtaas sa nakalipas na halos isang buwan. Samantala, magandang balita naman dahil ang presyo ng diesel ay inaasahang magkakaroon ng rollback na 90 cents hanggang sa piso hanggang 20 centavo kada litro. Habang sa presyo naman ng kerosene ay magkakaroon ng 18 centavo hanggang piso kada litro. Inaasahang mag-aanunsyo sa araw ng Lunes ang mga kumpanya ng langis ng opisyal na paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo at ipatutupad naman sa araw ng Martes. Nasamantala naman, nakahandang tumulong ang member states ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa repatriation ng mga Pilipino mula sa Israel na naiipit ngayon sa nagpapatuloy na giyera. Sinabi ito ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega matapos na makumpirma nga ng ahensya ang pagkamatay ng tatlong Pilipino sa kamay ng militanteng Hamas. Ayon pa kay Undersecretary De Vega, isa sa nag-alok ng tulong para sa mga Pilipinong nais na lisanin na ang West Bank ay ang karatig na bansa ng Pilipinas na Indonesia. Saad pa ng opisyal na inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs na tawagan ang iba pang mga bansa at mga embahada sa Pilipinas para magbigay ng critical assistance sa paghahanap ng mga Pilipino na hindi pa rin na-account at tulungan din ang mga itong makalikas mula doon sa Gaza. Nakikipag-usap na rin ang mga opisyal ng Pilipinas sa mga otoridad doon sa Egypt. Kaugnay naman yan sa naturang arrangement upang madala ang mga Pilipino mula sa Gaza na humihiling ng ma-repatriate. Liban dito, una na rin nakipagkita si Pangulong Marcos kay Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, na nangakong walang mga tinatarget na sibilyan sa kanilang opensiba laban sa Hamas. Bombo International News. Sintabi po muna dahil maselan po ang ating susunod na balita. Na-recover sa isinagawang localized o ground raid sa Gaza ng Israeli Army ang mga bangkay ng ilang nawawalang Israelis na binihag ng Hamas nang sumiklab ang gera isang linggo na ang nakakaraan.
Dito na diskubre ng Israeli Defense Forces ang hindi matukoy pang bilang ng mga bangkay at natagpuan din ang ilang mga bagay na pagmamay-ari ng mga nawawalang individual. Nasa tinatayang 150 katao naman mula sa katimugang bahagi ng Israel ang pinaniniwalaan ngayong bihag ng militanteng Hamas sa isang sikretong lokasyon sa loob ng Gaza, kabilang na dyan mga kababaihan, bata at matatanda. Una na rin nagbabala ang Hamas na kanilang papatayin ang kanilang mga bihag sa tuwing may mamamatay din na sibilyan sa kanilang lugar dahil sa airstrike ng Israel nang walang warning. Sa ngayon, puspusan naman ang paghahanap at pagtukoy ng mga labi ng mga biktimang brutal na pinatay ng Hamas sa may border ng Gaza. Ayon naman sa Israeli forces, nasa 1,500 ng mga Hamas terrorists na pumasok sa kanilang teritoryo simula noong araw ng Sabado ang kanilang napatay at nadakip ng buhay ang hindi pa matukoy na bilang ng mga Hamas. Ilan nga sa mga nasamsam ng tropa ng Israel mula sa mga Hamas ay ang mga napatay na miyembro ng rebelding grupo, mga sasakyan, kagamitan at ang bandila ng Islamic State Jihadist Group na nasa vest ng napatay na terorista sa pag-atake doon sa may kibbutz Sufa malapit sa border ng Gaza. Gayon din ang mga religious items, mga dokumento at pamphlets na mayroong nakalagay na plano para sa pag-atake, schedules at intelligence information, kagaya na lamang ng bilang ng mga residente sa isang komunidad doon sa Israel. Sa kaugnay pa rin hong balita, binigyan din ni House Speaker Martin Romualdez ang pangailangan ng mabilis na aksyon ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers para matulungang ma-repatriate ang mga overseas Filipino workers na naipit sa gera sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hamas. Ito ay sa gitna na rin ng nakaambang ground operation ng Israeli forces sa Gaza Strip kung saan naglungsad ng surprise rocket attack ang Hamas noong nakalipas na linggo. Ipinuntuli ng House Speaker na ang urgency ng sitwasyon, lalo na ngayong mahigit 100 na ang mga Pilipino ang desidong makauwi dito sa Pilipinas. Sa kabila nito, kumpiyansa naman ito na sa kahandaan ng Armed Forces of the Philippines na nakahanda ang C-130 aircraft nito para i-repatriate ang mga overseas Filipino workers ng ligtas pauwi dito sa bansa. Mayroon din ani ang kaukulang pondo ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers na magagamit para sa repatriation ng mga overseas Filipino workers. Batay sa pinakabagong impormasyon mula sa Department of Foreign Affairs, mula sa 131 Pilipino sa Gaza, nasa kabuuang 72 individual ang nais na ma-repatriate, habang sa buong Israel naman 22 Pilipino na ang formal na nag-request para makauwi sa bansa. Dapat ikonsidera din aniya ang alternatibong lokasyon gaya ng Egypt at Jordan para sa Mercy Flight na hindi kailangang direktang mag-landing sa Israel para na rin sa kaligtasan ng mga overseas Filipino workers. Hinimok naman ng House Speaker ang overseas Filipino workers na nasa mga lugar na apektado ng gera sa Israel na agad tumawag sa Philippine Embassy para maasikaso ang kanilang pag-uwi at maiwasan ang anumang posibleng panganib sa gitna ng sigalot sa naturang bansa. Samantala, inaasahan naman ng Department of Agriculture na magiging stable na ang supply ng bigas sa bansa sa unang quarter ng susunod na taon. Sinabi ni Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa na nagsimula na ngayong buwan ng Oktubre ang peak of harvest o anihan para sa wet season. Ayon pa sa opisyal, ang National Stock Inventory ng bigas ay inaasahang tatagal ng hanggang 77 araw at hanggang sa 74 na araw naman sa pagtatapos na yan ng buwan ng Nobyembre. Kaya anya ang National Stock Inventory o inventaryo ng bigas ay inaasahang aabot sa 2.4 milyong metrikong tonelada sa pagtatapos ng ikatlong quarter ng 2024. Ito ay inaasahan naman na tatagal ng humigit kumulang 60 hanggang sa 90 araw. Inaasahan din ng Department of Agriculture na tataas ang supply ng bigas dahil na rin yan sa pag-aangkat mula pa sa ibang mga bansa. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, target ng Commission on Elections na resolbahin ang lahat ng nakabinbing disqualification cases para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na linggo. Ayon kay Commission on Elections Chair George Erwin Garcia, mayroon ng kasalukuyang 125 disqualification cases na inihain para sa lokal na halalan. Kahit asahan aniya na sa susunod na linggo ay mailalabas na ang desisyon mula sa Division ng Poll Body at bago ang mismong araw ng halalan sa Oktubre at 30.
magtatanggal na ng mga pangalan sa listahan ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election. Tiniyak din ng Commission on Election Chair na may mga nakalatag ding hakbang sakaling hindi man maresolba ang disqualification cases bago nga itong araw ng halalan sa Oktubre at 30. Inihalimbawa ni Garcia na sakaling kapusin-anya sa panahon, may kapangyarihan ang komisyon na suspindihin ang anumang proklamasyon kung ang isang kandidato ay may disqualification case at may merito ang kanyang kaso. Siniguro din ito na sa publiko na walang magiging vacuum of leadership na tinawag sakaling madiskwalipika ang magwawaging barangay captain dahil ang nangunang kagawad ang magiging acting barangay chairman. Sa kasalukuyan, mayroong 12 kandidato para sa barangay sangguniang kabataan elections ang nadiskwalipika na ayon sa naturang komisyon. Ang mga ito ay mayroong nagdaang kasong kriminal dahilan kahit hindi kwalipikado ang mga itong tumakbo para sa anumang lokal na posisyon. Samantala, sa iba pang balita, nagpaalalang muli ang Commission on Elections sa mga kandidato ng barangay at sangguniang kabataan elections hinggil sa tamang pangangampanya. Ayon sa COMELEC, bawal ang paglalagay, pagdidikit at pagpapaskil ng mga campaign materials sa panahon ng pangangampanya mula Oktubre 19 hanggang 28 ng kasalukuyang taon. Narito naman ang ipinagbabawal ng COMELEC na gamitin ng mga kandidato para sa kanilang pangangampanya. Una ay ang publicly owned electronic announcement boards katulad ng LED display board, LCD monitor at iba pa na pagmamayari ng pamahalaan. Ikalawa, sasakyang pagmamayari ng gobyerno katulad ng patrol car, ambulansya at iba pang sasakyang partikular na ang mga government license plates. Ikatlo, public transport vehicles na pagmamayari at kontrolado ng pamahalaan katulad ng MRT, LRT, PNR o PNR at iba pang klase ng pampublikong transportasyon. Ika-apat, waiting shed, sidewalk, street at lamp post, electric post, traffic sign, pedestrian overpass at underpass, flyover at underpass, tulay, lansangan, center island, sa kalsada at highway. Gayon din ang mga paaralan, public shrines, barangay hall, opisina o tanggapan ng pamahalaan, health center, pampublikong istruktura o gusali. Kabilang din dyan ang public transport terminals na pagmamayari at kontrolado ng pamahalaan katulad na lamang po ng mga bus terminal, airport, seaport, dock, pier, train station at iba pang katulad nito. Paliwanag naman ng komisyon, ang mga kandidato ay pinapayagan lamang na maglagay, magkamit at magpaskil ng mga legal na campaign paraphernalia sa mga inilaang common poster areas at mga pribadong property na may pahintulot ng may-ari. Nagpaalala rin ang Commission on Elections na bawal ang pamimigay at pamamahagi ng pera at mga pangako sa sinumang tao para lamang maingganyong bumoto sa halalan na. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, nilinaw ng kampo ng ilang senador na kakapusan ng sa oras at kawalan ng available flights ang dahilan ng kanilang pagliban sa ocular inspection sa kuta ng umano'y kulto sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao, Surigao del Norte. Matatandaan na una ng napagkasunduan ni Senador Jinggo Estrada, Robin Padilla, Sherwin Gatchalian at Francis Tolentino na magtungo sila sa compound ng Socorro Binance Service Incorporated. Subalit si Senador Ronald Bato de la Rosa lamang muna ang natuloy doon. Pero sa panig ni Senador de la Rosa, wala namang problema na mag-isa siyang senador na dumayo sa naturang lugar dahil katuwang naman sa aktibidad ng mga tauhan sa Senado at ilang lokal na mga otoridad. Pangunahing target ng Senate panel ay mahanap ang umano'y mass grave sa lugar na pinaglibingan ng mga kasapi ng Socorro Bayanihan at ang mga sanggol na namatay doon. Inaasahang ilalabas ang official report sa susunod na hearing ng kapulungan sa mga darating na araw. Ang leader ng grupo na si J. Renz Quilario o mas kilala sa tawag na Senyor Aguila ay una nang ikinulong sa Senado kasama ang iba pa nitong opisyal ng organisasyon dahil sa hindi raw pagsasabi ng totoo sa public hearing ng 2 Senate panel. Sa mga sandalihong ito ay nasa linya na itong si Coach Chris Gavina, dati ho siyang former Rain or Shine head coach. At mga kapanayan po natin, kaugnay pa rin ho dito sa pagbagsak at pagpositibo ni Gilas naturalized player Justin Brownlee sa nakalipas ho yan na Asian Games. Nasa linya na si Sir
Chris, good evening po. Lumabas na ang resulta ho nitong drug test ng mga Gilas Pilipinas players at natuklasan ho na positibo si Gilas MVP Justin Brownlee sa carboxy THC o marijuana. Anong mangyayari dito? Will it have any effect sa gold medal ho ng Pilipinas? I don't think it has any bearing. Honestly, for me, it seems like a petty kind of move on their part in regards to us winning gold. But they can't get over it. I mean, I understand mga guidelines nila, pero I mean, tapos na. And out of all sports that you're going to test for doping, you know, I know there's rules that they have to follow, but I just feel like I don't. From what I've read so far, they can't take the gold away, as far as I know. But I do believe they banned Brownlee for, I think what I read was 2 years, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Sa mga nakalipas ho na taon, may mga natunghayan na ba kayong ganitong sitwasyon at lumabas ang resulta ng drug test after ng result or after ng competition? I've never heard of it, any case. But I know, you know, different federations have certain rules and guidelines that they follow in regard to those testing methods that they have. But like I said, it's unfamiliar territory for me to hear about it after a basketball team wins. You know, he did test for THC, which is what we all know it's a component of marijuana, but it's not as if it's a performance enhancing drug. And the fact that it was tested after the fact is, to me, irrelevant. Coach Chris, may katanungan rin ang aking katanungan dito, si Bombo Ever Lirico. Bombo Ever, go ahead. Yes, Coach, sa naging reaction po ng mga basketball fans, may mga nagsasabi na baka gawa-gawa lamang ito dahil sa masakit pa rin po ang pagkatalo ng Gilas. Ano po yung take po niyo dito, Coach? To be honest with you, Ara, I think it's just another one of those tactics that they've been having, Gilas. Have their difficulties. I was watching an interview with Bosal Francis too, where he was, explaining how it was so difficult for them to get in and out of the venue on their game days, and then all of a sudden, when they're playing Jordan in the finals, they're allowed to, move freely. So, there's tactics that they try to. Let's say home court advantage, and for me, this is already past the fact. We already won gold, so it's already been done. The damage has been occurred. Okay, just for addition po, Coach, will it degrade po or affect ang naging performance ng Gilas, or will this be a reason po para mabahala po ang Gilas management, Coach? I don't think so. I mean, it doesn't take away from the fact of the accomplishment that team accomplished. It doesn't tarnish anything that we did. All the testing was done after the fact. Like, if you're going to test, you might as well test before the game and have the results before that. So, like, why would you test after? And to me, it's marijuana, I don't think it's... consider performance enhancing. I've never seen anybody score 80 points after smoking. I just feel like it's a petty move. Okay. Kaninang umaga po, nakapanayam din po namin ng Bombo Radio ang isang expert about po sa marijuana, and sabi niya, ang carboxy THC ay hindi siya performance-enhancing drugs. In fact, marami na pong nagdi-disregard na sports organization kahit na matuklasang nagpositibo ang isang atleta sa paggamit po nito. Dito sa Asia, would you recommend to declassify carboxy THC ay isang illegal substance po sa mga drug test sa mga international sporting event kagaya po ng mga international event, Coach? Yeah, I mean,
the science behind it is obviously saying that it has benefits, and the world has already kind of had that progressive mindset, in my opinion. There's health benefits towards the elements of marijuana. It's been less decriminalized in the past few years because of those benefits. You know, there's recovery benefits that's already been scientifically studied and reported. But to me, that's something that should be acknowledged in regards to how marijuana should be viewed from here on. Mm-hmm. Coach Chris, dumako naman tayo sa ibang usapin. At ito nga, papaumpisa na uli ang Philippine Basketball Association bilang dating head coach ho ng Talk and Text. Anong expectation nyo dito sa PBA knowing na kagagaling lamang nitong Philippine team sa dalawang record-breaking performance sa FIBA and ASEAN Games? Oh yeah, I know a lot of the PBA teams are in full swing preparation nila. I'm really excited for the PBA to start back up with the commissioner's cup. And there's going to be a lot of highly talented imports coming in, so the level of play is definitely going to be exciting to watch. Coming off the World Cup experience, and I'm sure a lot of the coaches were able to, you know, be influenced and be sponges from all the top countries and coaches and players that we were able to, you know, be a witness of here in the Philippines. So. I'm looking forward to how PBA play evolved because of this World Cup. Mm-hmm. Thank you for being with us, Coach. Pero one last question na lamang ho. Sino ang bet yung magwagi ngayong season, Coach? Thanks for having me. Can't, you know, there's always the usual suspects in there, bro. Obviously, you know, San Miguel, Talk and Text. You know, I'm an underdog guy, so I'm going for like Raider Shire. I'm going for Cuthbert. I'm hoping one of these. Mga Kabombo at mga Kasir Nation, nakapanayam po natin sa gabing ito si Coach Chris Gavida at former Rain or Shine head coach. Kaugnay pa rin ho nitong ilang usapin ho sa PBA at ito pong pagpositibo nga ng naturalized player na si Brown Lee. Ala, mukhang galit na naman si Sarge. Dapat kasi nag-orokan ka hati oro cabinet sila para organize. Maayos na ang gamit mo, safe and secure pa with its safety locks. May powder resistant na, ang kapal pa ng plastic. Kaya para... Why are you interrupting me? Voice over lang po. Umayos ka nga! Yes, sir. Orokan, maayos ang buhay mo. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Maaaring makapagpatubig ng mas marami pang palayan ng magbubunga ng higit sa 570,000 metrikong tonelada ng palay o anhas rice bawat taon. Ang karagdagang 40 bilyong pesong budget para yan sa National Irrigation Administration. Sinabi ito ni NIA Administrator Eduardo Guillen na ang mas maraming pamumuhunan anya sa mga sistema ng irigasyon para sa susunod na taon ay maaaring magbalik ng mahigit 10 billion pesos kada taon sa loob ng mahigit 4 yan na taon. Binanggit din ng opisyal na ang ilan sa 2024 budget ng ahensya ay gagamitin din sa pagtugon sa climate change at mga alalahanin sa maintenance ng kanilang ahensya. Kabilang na dyan ang solar-powered pump irrigation system. Nauna rito, inamyendahan nga ng House Committee on Appropriations sa pangunguna na rin ni Representative Elizalde Co. ang panukalang 5.768 trillion pesos na national budget para sa taong 2024 para yan sa realignment na mahigit 194 billion pesos upang labanan ang inflation at mamuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Inamyendahan rin ng Small Committee ang 2024 budget para sa Department of Agriculture sa 20 billion pesos para yan sa rice subsidy program at 2 billion pesos para sa Philippine Coconut Authority para sa malawakang pagtatanim at ang replanting ng mga punla.
Ibinalik din ng Kongreso ang 2024 budget para sa mga bakuna laban sa African Swine Fever sa 1.5 billion pesos at ang Philippine Fisheries Development Authority sa 1 billion pesos para naman yan sa pagtatayo ng fishery at post-harvest facilities doon sa Palawan at Kalayaan Group of Islands. Una na nga sinabi ni Gillian na ang budget realignment para sa National Irrigation Administration ay tutuon yan sa agricultural productivity na kabilang naman yan sa mga pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nag-utos at nagtalaga ang Department of Energy ng mga tauhan na magsasagawa ng physical inspection sa mga naantalang liquefied natural gas import facility. Ito ay dahil ang snag kickoff ng kanilang commercial operations ay nag-trigger ng pagtaas ng singil sa kuryente na ipinasa sa mga mamimili. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, hiniling nito sa tauhan ng Department of Energy na bisitahin ang mga pasilidad ng LNG upang personal nilang ma-validate ang mga naniulat na dahilan ng pagkaantala. Aniya, matagal nang sinusubaybayan ng Department of Energy ang usapin dahil sa loob ng kasalukuyang administrasyon mayroon ng isang taon na pagkaantala. Ang 42 centavos kada kilowatt per hour na pagtaas ngayong buwan na sa sinisingil ng Manila Electric Company, itong Meralco, ay pangunahing iniuugnay sa kakulangan ng supply ng gas dahil sa paulit-ulit na paghigpit sa produksyon na dinaranas ng Malampaya Field. Kinilala ni Fuentebella na ang paglipat ng mga planta ng gas sa mga liquid fuels, pangunahin na ang diesel at condensate ay karaniwang nagpapalaki sa generation charge sa mga bahagi ng gastos na ipinapasa ng mga apektadong distribution utilities. Sa kaso ng Meralco, mayroon itong underwritten contract sa lahat ng 5 gas plants sa bansa. Sa makatuwid, ang kawalan o kakulangan ng gas fuel ay magpapahirap sa portfolio ng supply nito, lalo na sa mga panahon na ang Malampaya ay napinsala o naapektuhan ng mga restrictions. Hinimok naman ngayon ng dating maestrado ng Korte Suprema ang gobyerno ng Pilipinas na simulan na ang gas exploration sa Reed Bank sa West Philippine Sea. Ayon kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, ito ay maghahatid ng napakalaking epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Anya, bago matapos ang taong ito ay kailangan nang makapagsimula ng survey doon sa Reed Bank. Babala pa ni Carpio, dapat na simulan na ng gobyerno ng Pilipinas ang paghahanap ng ibang mapagkukunan ng gas. Sakali anya na maubos ang gas na nakukuha doon sa Malampaya, ay posibleng makaranas ang Luzon ng 12 hanggang sa 14 na oras na arawang brownout. Magiging sanhi rin ito ng pagsasara ng mga negosyo, factory at opisina na magdudulot din ng malaking impact o epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Aminado naman si Carpio na magiging mahirap ang gas exploration sa Reed Bank dahil na rin yan sa pagiging agresibo ng China sa kanilang claim sa naturang lugar. Kung maalala, matagal nang hindi kinikilala ng China ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral tribunal sa The Hague, the Netherlands. Sa naturang desisyon nga, sinabi ng tribunal na ang Pilipinas ang siyang may karapatan sa may West Philippine Sea. Dagdag pa nito na walang sinumang bansa ang maaring umangkin sa sovereign rights sa naturang shoal dahil ito ay tradisyonal na fishing ground ng mga Pilipino, Vietnamese at mga Chinong mga mangingisda. Samantala, sinabi naman ni Carpio na maaaring panahon na para makipag-cooperate na ang Pilipinas sa mga kalyado nitong bansa para ituloy ang gas exploration doon sa Reed Bank. Samantala, iniulat ng Philippine National Police na nananatiling secured ang kanilang database mula sa hacking at data breach. Ito ang binigindiin ng kapulisan kasunod ng mga ulat na kasama umano ang forensic group ng Philippine National Police sa mga nabiktima ng data breach. Sa isang statement ay giniit ng Philippine National Police na secured at hindi naapektuhan ng naturang hacking ang kanilang sistema. Ito ang kanilang nakumpirma kasunod ng agarang pagpapakilos sa kanilang data breach response team nang mapag-alaman ang nasabing issue. Samantala, gayunpaman ay kasalukuyan pa rin nakikipag-ugnayan ngayon ang forensic group sa Philippine National Police Information and Technology Management Service at maging sa anti-cybercrime group upang tiyaking mabibigyan ng atensyon ang usaping ito.
Matagumpay namang nagtapos ang joint bilateral naval exercise ng Philippine Navy at United States Navy na Sama-sama Exercise 2023. Pinangunahan ng Naval Forces Southern Luzon ang closing ceremony nito na dinaluhan naman ni Southern Luzon Command Commander Lieutenant General Efren Baluyot bilang panauhing pandangal at tagapagsalita at nilahukan din ng mga Foreign Area Officer Destroyer Squadron 7. Ang naturang bilateral naval exercises na ito sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay sumentro sa pagpapahusay pa sa interoperability ng dalawang bansa. Bukod sa Pilipinas at Amerika, matatandaan ding lumahok ang iba pa nating mga kaalyadong bansa katulad na lamang ng Japan, the United Kingdom, Canada, France at Australia na kapwa nagbahagi rin ng kanilang mga kaalaman at kadalubhasaan sa iba't ibang subject matter expert exchanges, gayon din sa mga pagsasanay sa humanitarian and disaster response. Habang nagsilbi naman bilang mga observer ang Royal New Zealand Navy at ang Indonesian Navy. Ayon sa mga kinaukulan, ang exercises Sama-sama 2023 ay sumasailalim sa mas lumalalim pang partnership at mutual respect sa pagitan ng Philippine Navy at ng US Navy. Kung matatandaan na ang taunang exercises na ito ay nagsimula noong Oktubre 2 at nagtapos naman kahapon lamang, Oktubre 13, kung saan pinahusay pa ng mga kalahok ang kanilang kakayahang tumugon sa mga krisis sa rehiyon at bumuo ng kanilang kahandaan at mga estratehiya sa pagtugon sa mga non-traditional challenges. Oras 6:30 ng gabi. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong Department of National Defense Secretary na si Galvez tinawag na katawa-tawa ang pagtawag ng China sa Pilipinas bilang provocative hinggil sa usapin dyan ho sa West Philippine Sea. Ang detalye niya na tinitukan ni Bombo Marlene Padiernos. Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na katawa-tawa ang ginagawang propaganda ngayon ng China sa West Philippine Sea. Ito ang naging reaksyon ng kalihim kasunod na naging pahayag ng China na nagiging provocative daw ang ginagawa ng Pilipinas nang dahil sa mga operasyon nito sa West Philippine Sea. Giit ni Teodoro, hindi matatawag na provocative ang ginagawa ng ating bansa sapagkat nangingisda lamang ang ating mga mangangisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bukod dito ay binigyan din niya na tanging sa mga katubigang sakop lamang ng teritoryo ng ating bansa, naglalayag at nagpapatrolya ang tropa ng ating militar at hindi sa nasasakupang teritoryo ng China. Alam niyo, impactful to sa operations natin. At kung tatawagin ito tayong provocative, ang provocative kung in tayo mapatrol sa 200 nautical mile exclusive economic zone nila o mangisda tayo, sila ang nangihimasa dito. So, paano tayo magpro-provoke sa arena? Katawa-tawa rin yung statement niya, dear. At sila na lang naniniwala sa propaganda nila dahil tayong tinarap maniwala sa mga pwede yung mga sector. It's it keeps us really doubty where they are coming from and what kind of sincerity there with you to the beginning of what we times. Samantala, bukod dito ay pinabulaanan din ng kalihim ang kamakailan lang na naging pahayag ng China na tinaboy raw ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Navy sa bahagi ng Bajo de Masinloc dahil sa pag-alayag sa lugar na labag daw sa international law at territorial sovereignty ng kanilang bansa. Gaya ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Broner Jr. ay sinabi rin ni Teodoro na propaganda lamang ang lahat ng mga claims na ito ng China. Kung maaalala, una na rin sinabi ni Armed Forces of the Philippine spokesperson Colonel Medel Aguilara na suportado ng Santatang Lakas ng Pilipinas ang pagkontra ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa indisputable claim ng China sa Ayungin Shoal, sa Spratly Islands at gayon rin sa Panatag Shoal. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Iba pang balita, maagang nag-abiso si Pampanga Governor Dennis Pineda para sa kanselasyon ng face-to-face classes sa Pampanga sa Oktubre 16 o sa araw na po yan ng Lunes at 17 para yan sa nakaambangang tigil pasada ng ilang transport group.
Sa pahayag ng gobernador, sinabi nitong suspendido ang in-person sa lahat ng antas ng public at private schools para sa nabanggit na mga araw. Pero maaari naman umanong magdaos ng online o modular learning modes upang patuloy pa rin na matutok ang mga estudyante. Nagpasabi na umano ang kanyang tanggapan sa Department of Education maging sa Commission on Higher Education para maisaayos ang mga kinakailangan pang adjustment. Samantala, nag-issue nga ng manifesto ang 7 transport groups na sumusuporta sa liderato ni Suspended Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Chofilo Gualis III sa gitna ng kinakaharap nitong kontrobersiya na may kinalaman sa umano'y korupsyon sa loob ng naturang ahensya. Pinagtibay ng mga ito ang kanilang paniniwala at suporta sa suspendidong opisyal na hindi ito nagkulang sa pagbalangkas ng mga proyekto, programa at mga hakbang para sa mga ordinaryong operator at tsuper. Kabilang sa mga lumagda, ang mga leader ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas, Pasang Masda, Stop and Go Transport Coalition, pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, Alliance of Concerned Transport Organizations, Alliance of Concerned Transport Alliance of Transport Operators and Drivers Association. Samantala, nanindigan din ang mga ito na hindi sila sasama sa ilulunsad na Tigil Pasada sa araw yan ng Lunes, Oktubre 16. Kahit pa nagmamatigas pa rin malayang alyansa ng bus employees at laborers para sa karapatan ng manggagawa itong paggawa, itong manibela na kanilang itutuloy ang malawakang transport strike bilang pagpapahayag ng pagtutol sa PUV Modernization Program. Gayun din, kahit pa binawi na ng whistleblower na dating executive assistant ni Gualis na si Jeff Tumbado ang mga aligasyon nito sa korupsyon laban kay Gualis at humingi ng tawad. Aniya, hindi nito mababago ang kanilang desisyon na magsagawa ng transport strike. Samantalang inanunsyo naman ng Department of Information and Communications Technology na nagdagdag ito sa mas malalayong site na kilala bilang geographically isolated and disadvantaged areas sa libre pang Wi-Fi program nito. Ang DICT ay nakipagsosyo nga sa isang internet service provider upang dalhin ang internet connection sa 438 malalayong lugar na karamihan ay sa bahagi ng Luzon. Kabilang sa mga lalawigang sakop ngayon ay ang Benguet, Kalinga, Ifugao, Ilocos Norte, Quezon at sa lalawigan ng Pangasinan. Ang bilis ng internet na 10 to 30 Mbps ay magagamit na ngayon ng humigit kumulang 400 na katao sa isang site sa isang partikular na oras. Ayon sa nasabing departamento, ang halaga ng proyekto ay nasa 206 million pesos. Dagdag dito, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ay tumulong din sa pagtiyak ng kalidad at seguridad ng mga lugar ng pag-iinstalan ng libreng Wi-Fi. Sa ngayon, libre ang Wi-Fi sa maraming liblib na lugar, ngunit maaring magbago kung hindi matanggap ng DICT ang suportang kailangan nito upang mapanatili ang naturang programa. Samantala, matagumpay na nabisto ng mga otoridad ang mahigit 25 million pesos na halaga ng methamphetamine o shabu mula sa isang Malaysian passenger sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay sa pagtutulungan nga ng Bureau of Customs, Ninoy Aquino International Airport, Philippine Drug Enforcement Agency at Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group. Ang naturang Malaysian traveler ay sakay ng isang Ethiopian Airlines Flight ET644. Sa nito ang isang bagahe o dala nito ang isang bagahe na umano'y naglalaman nga ng ipinagbabawal na gamot. Matapos ang masusing pagsusuri, kabilang na ang isinagawang x-ray at physical examination, nadiskubre nila ang aabot sa 3,722 na kilo ng methamphetamine na itinago sa kanyang luggage lining. Ito ay tinatayang may street value na 25,308,600 pesos, batay na rin sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon kay Customs Commissioner Buenvenido Rubio, maharap ang pasahero sa kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drug Act at Republic Act 10863 o itong Customs Modernization and Tariff Act. Kung maalala, nung nakaraang buwan ay naaresto naman ang mag-inang Singaporean national at nakuha nga sa kanila ang 76.1 million pesos na halaga ng cocaine mula sa Doha, Qatar.
Tiniyak naman ng Philippine Statistics Authority sa publiko na magiging transparent at proaktibo ito sa gitna ng naiulat na data breach sa kanilang sistema. Iniimbestigahan na ngayon ng ahensya ng gobyerno at ng cybercrime units kung paano na-hack ang kanilang community-based monitoring system. Ayon sa PSA, ang nasabing sistema ay ginagamit bilang batayan para sa mga programa sa pagsugpo ng kahirapan. Batay rin sa pagsisiyasat ang mga link na naipost ng mga hacker ay humantong sa limitadong data na kinuha mula sa Community-Based Monitoring System Management Information System. Ang pinagtingpa ng mga protocol ng seguridad ay itinatag o inlatag upang hadlangan ang anumang karagdagang pag-atake sa lahat ng iba pang mga sistemang pinamamahalaan ng PSA. Binanggit din ng ahensya na ang datos sa Philippine Identification System, maging sa Civil Registry System at mahigit 100 census at survey na isinasagawa ng ahensya ay hindi naman naapektuhan. Sinabi rin nito na agad nitong inactivate ang Data Breach Response Team ng ahensya nang matuklasan nila ang data breach. Una na ngang sinabi ni Information and Communications Technology Undersecretary Jeffrey D. na ang pag-hack na sa PSA ay hindi gaya ng pag-atake ng Medusa ransomware sa mga sistema ng state insurer na PhilHealth noong huling bahagi ng buwan ng Setyembre. Matagumpay namang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Anti-Organized and Transnational Crime Division ang isang lalaki na sangkot sa kaso ng panggagahasa. Kinilala ang suspect na si Daniel Nico Alonso Makairan alias Joaquin Alonso. Ang operasyon ay kasunod ng naging reklamo ng nagpakilalang biktima na inihain. Naghain rin ng reklamo noong September 21, 2023. Batay sa salaysay ng biktima, pinilit umano siyang dalhin ng suspect sa isang hotel sa lungsod ng Maynila at dito na siya hinalay ng akusado. Sa medical genital at physical examination ay sinagawa ng National Bureau of Investigation Medical Legal Division, lumalabas na nagkaroon ng abrasion sa private parts ng biktima at ang mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nakasad rin sa lumabas na CT scan result ng biktima, nagkaroon nga ito ng multiple head trauma. Matapos nga na matanggap ng National Bureau of Investigation ang naturang reklamo, ay agad silang nagsagawa ng operasyon na nagresulta sa pagkakahuli sa naturang suspect. Bukod dito, napag-alaman rin ng mga otoridad na ang suspect ay positibo sa paggamit ng shabu. Nangako naman ang Pilipinas at Estado ng Qatar na gagamitin ang lakas at kadalubhasaan ng bawat isa sa pagbuo ng mga kasanayan at kapasidad ng mga pangunahing stakeholder, kabilang na dyan ang mga lokal na komunidad upang umangkop at mapagaan ang epekto ng climate change. Pinasalamatan ng Climate Change Commission Vice Chairperson at Executive Director na si Robert Borge sa si State of Qatar's Ambassador to the Philippines, Saad Al-Humidi, para sa patuloy na suporta ng Qatar sa Pilipinas sa mga nakalipas na taon. Kinilala din ni Borge ang napakikipagtulungan ng Qatar sa Pilipinas na binanggit na ang patuloy na suporta, kabilang na dyan ang mga hakbangin sa climate change, ay magiging isang mahalagang dimension ng pinagtibay at moderno pang bilateral cooperation. Itinampok din sa mga talakayan ang mga potensyal na larangan ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa at ang pangangailangang magtatag ng isang formal na kasunduan sa kooperasyon na nakatuon naman yan sa technical assistance at policy development, partikular na sa mga lugar sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Una nga rito, ang Climate Commission na ito ay nagpaabot ng opisyal na imbitasyon sa Qatar na maging miyembro ng contact group na Empowering Nurtured Alliance for Climate Action and Transformation o tinatawag na ENAC. Kumuha naman tayo ng balita sa labas pa rin ng ating himpilan sapagkat ito hong Department of Social Welfare and Development ay siniguro na hindi pababayaan ng pamahalaan ito hong mga naulilang pamilya ng tatlong Pinay na namatay dyan ho sa bansang Israel. Ang detaling yan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwara Jr. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development na hindi papabayaan ang pamilya ng tatlong Pinoy na nasawi sa bansang Israel. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, na nakapagbigay na sila ng paunang pinansyal na tulong na 10,000 piso sa unang napaulat na dalawang Pinoy na nasawi. Kabilang din sa ibibigay ng kagawaran ay ang educational assistance para sa mga naulilang anak
ng 3 overseas Filipino workers. Kasama na rin dito ang Sustainable Livelihood Program o SLP. Ito yung mga anak na nag-aaral at meron po silang educational assistance, 5,000 pesos po para sa elementary student, 1,000 din po sa high school, 1,000 sa senior high. May college vocational student, may 10,000 pesos din. Bukod po doon, meron pa rin po silang matatanggap po na yung ating Sustainable Livelihood Program grant, ano po, yung livelihood grant na 15,000 pesos. But then, ang atin lang pong nais din sabihin sa aking mga kababayan, ito po ay doon lang po sa part ng DSWD, ito po ay augmentation lang po natin. Matatanda ang isang 42 anyos na lalaki na taga Pampanga at isang 33 anyos na babae na taga Pangasinan ang unang dalawang nasawi sa nasabing lugar. Samantala, umakyat na sa 3 ang Pilipinong nasawi sa pagsalakay ng Hamas sa Israel. Ito ang inanunsyo ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega. Anya, ang 3 nasawi ay 49 anyos na babae na caregiver at taga Negros Occidental na dumalo sa music festival na isa sa sinalakay ng mga teroristang Hamas. Una narito, mayroong humigit kumulang 30,000 Pilipino sa Israel at 137 na nakatira sa Gaza Strip kung saan inilunsad ng militanteng Hamas ang kanilang mga pag-atake. Para sa Bombo Network News, Bombo, Tropio, Anwale nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa kapapasok pa lang hong balita, isang overseas Filipino worker sa Esderot City, Israel, umiiyak na nagpaparescue sa gobyerno dahil yan sa sunod-sunod na bomba na naririnig umano nito at umiiyak na nagpaparescue nga ang isa nating kababayan dyan ho sa Esderot City, Israel, na malapit sa Gaza dahil natatakot na ito para sa kanyang seguridad. Sa panayam ng Bombo Radio Baguio, sinabi ni Abigail Corpus, isa sa mga Bombo International News Correspondent, sa palagay umano niya ay nag-iisa na lamang siyang Pinoy na naiwan sa Esderot City. Aniya, labis ang kanyang nararamdamang takot at pangamba dahil marami umanong pinatay sa baba ng kanilang tinitirhang bahay. Dahil dito, hindi na daw siya nakakatulog dahil sa sunod-sunod na bomba na kanyang naririnig. Sinabi pa niya na humahanap siya ng hideout sa bahagi ng tinitirhan niyang bahay kasama ang kanyang matandang amo at ang alaga niyang bulag para maging ligtas kapag may pumasok na terorista. Hinihiling naman niya sa gobyerno ng Pilipinas ang agarang pagre-rescue sa kanya para makauwi na siya ng bansa. Aniya, gusto pa niyang makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay sa Muñoz, Nueva Ecija. Ating pakinggan ang tinig ni Bombo International News Correspondent Abigail Corpus. Tumawag na po ako sa embassy na mag-rescue na po ako dito. Tsaka yung mga kaibigan ko po, tinutulungan po nila ako kasi sobrang alala na po sila sa akin. Huwag po silang mag-alala. Mayawa ang Diyos. Mayroon po, may bomba na naman. Mayawa po yung Diyos na makalikas din po ako tapos makauwi na po ako sa Pilipinas. Sobrang gulo po din. Tsaka parang natuwa na po ako sa lugar na to. Okay. Hindi na po ako nakakatulog. Yan ho ang naging pahayag nga ni Abigail Corpus, ang ating Bombo International Correspondent dyan ho sa bansang Israel. Samantala, nakapagtala ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng sakit na leptospirosis sa Quezon City ang pamahalaang lungsod nito ngayong taon. Sa datos ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance, aabot sa 277 mga kaso ng leptospirosis ang naitala ng lungsod mula noong Enero 1 hanggang Oktubre 7 ng taong ito. Mas mataas ito ng 108.27% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa ulat, ang District 2 ang may pinakamaraming kaso na nakapagtala ng 72, habang District 5 naman ang may pinakamahabang o pinakamababang kaso na may bilang na 28. Habang nasa 33 na kaso naman ng mga individual naman ang naitalang nasawi ng dahil sa nasabing sakit. Ang leptospirosis ay isang bacterial disease na maaaring maging nakamamatay kung hindi maagapan. Ito ay sanhi na rin ng spiral shape bacteria ng genus Leptospira at kumakalat ito sa pamamagitan ng ihinga ng mga apektadong hayop na kalimitang kumukontamina sa tubig, baha, lupa o putik. Kabilang sa mga sintomas ng leptospirosis ay ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng kalamnan, pagsusuka, paninilaw ng balat, pulang mata, pananakit ng tiyan, pagtatae at pantal.
Ang ilan ng mga nahawang tao gayunpaman ay maaring walang sintomas. Samantala, patuloy namang pinapayuhan ang lahat ng mga na may sintomas ng leptospirosis na agad na pumunta sa pinakamalapit na health center o ospital para sa kaukulang atensyong medikal. Kumuha pa rin tayo ng mga balita sa ating mga probinsya sapagkat itong Palestinian government hindi raw basta-basta susuko laban sa panggigipit ng Israeli forces. Ang detalye niyan itinutukan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Hindi basta-basta ang isusuko ng Palestinians ang kanilang kasarinlan at karapatang mamumuhay ng tiwasay kahit iniipit umano sila ng gusto ng Israeli government sa matagal na panahon. Ito ang pinaabot na mensahe ni Ambassador Designate of the State Palestine to the Philippines Salim Muhammad patungkol sa walang habas na opensiba ng Israeli Defense Forces bilang gante sa ginawang pag-atake ng militanteng Hamas sa Israel insakto isang linggo ngayong araw. Sinabi sa eksklusibong interview ng Bombo Radio kay Muhammad na wala silang balak na atras sa pakikipaglaban, mabigyan lamang ng patas na tato bilang mga tao sa lungat sa ipinakita at ipinadama ng mga Israelita sa matagal ng panahon. Nagugulitang naglunsad ng Operation Iron Sword ang Israeli forces laban sa mga Hamas dahil sa pag-atake naman ito sa mga Israelita at ibang foreign nationalities, kabilang na ang maraming Pinoy workers na nagtatrabaho lamang sa nasabing bansa. For sure, we are not leaving and we are not surrendering to, you know, surrendering to Israel. So the question is why? They call us animal humans. That's the supremacy of the Israeli mentality. They always behave like, you know, the chosen people of Almighty and others, including me and you. We are not only a second class human being. Yeah. Maybe we are third class. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, para sa number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Embahada naman ng Pilipinas patuloy na ginagawa ang kanilang makakaya para matulungan ang mga overseas Filipino workers na nagpapatuloy pa rin kaguluhan sa Israel sa kabila ng mga batikos na natatanggap nila. Kaugnay niyan, may nakalapang panayamang Star FM Dagupan. Samot-saring mga opinyon ang natatanggap ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Israel tungkol sa kanilang mga ginagawang aksyon upang matulungan ang mga Pinoy OFW sa nagpapatuloy na bakbakan laban sa Hamas militante. Kabilang dito ang mga hate comments mula umano mismo sa mga Pinoy na nagsasabing mabagal ang kanilang ginagawang pagkilos. Sa panayam ng Star FM Dagupan sa isang caregiver sa Israel na si Jeric Uson, magiit naman niyang kinundina ang hateful comments na ito mula sa mga kapwa OFW. Hinahayaan na lang nila kasi kung ano-ano yung mga patama nila sa embassy dito sa atin na walang action, pero which is naman na gumagawa naman din ng paraan ang ating embahada po dito sa Israel. Sa ngayon kasi may mga naiulat na mga Pilipino na nasa hospital, so parang iniisa-isa nila yung mga hospital ngayon na kung kinukonfirm kung mga Pinoy ba talaga. Ginagawa naman nila yung best din nila. Sa ngayon ay 8 Pilipino ang nakatakdang voluntaryong umuwi dito sa Pilipinas mula sa Israel sa Lunes, October 16, 2023. Ito ay bilang bahagi pa rin ang pagsisikap ng embahada at ng pamahalaan na matulungan ang mga kababayan natin at matiyak ang kanilang kaligtasan sa gitna pa rin ng umiiral na sigalot sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Yan ang balita mula dito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Ryan Nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman ho, Israel, pinapadali ang paglikas ng mahigit 1 milyong katao na nasa Gaza sa pagsimula ng ground attacks. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Star FM Bacolod. Kaliwa ang pagsabog pa rin ang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas militants na nagresulta sa paglisa ng higit sa 1 milyong lokal na residente na naninirahan sa ibabaw na parte ng Gaza. Nagbabala naman ng international aid groups na mas magiging malala pa ang humanitarian crisis. Pagkatapos na hinarangan ng Israel ang pagpasok ng mga supply mula sa Egypt papunta sa 2.3 na milyong katao sa Gaza. Sa panayon naman ng Star FM Bacolod kay Joan Maliari, overseas Filipino worker sa Israel, ibinahagi niya na ang bigla ang pagsabog na nangyari ay una pa niyang inakala na isang lindo lamang. Naalala ko 6:30, kasarapan ng tulog, akala ko ano siya, para siyang earthquake. Tapos biglang dire-diretso na siya, yun na po, nag-alarm na lahat yung mga sirena dito, kaya nag
panic na po lahat. Pero dito po sa area ko kasi malapit po kami. Sabugas talaga dito. As in talagang kaliwat kanan, eh, dalawang bomba yung umanas. Ang Israel-Hamas war ay kumitil ng maraming buhay mula sa lugar ng dalawang panig simula pa nang bigla ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7. Samantala, humingi naman ang panalangin ng mga Pinoy na sa Israel na sana ay manatili silang ligtas at magwakas na ang giyera. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito naman hong Israeli forces, pahirapan ang paglusob sa militanteng grupo na Hamas dahil nakatago ang mga ito sa ospital at paaralan dyan ho sa Gaza. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radio Bacolod. Hindi madali para sa Israeli Army ang lumusob at umatake sa militanteng grupo na Hamas na nakabase sa Gaza dahil nakatago ang kanilang grupo sa ilalim ng mga ospital at paralan. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Bombo International News Correspondent Cheryl Dalde, direkta sa Tel Aviv, Israel, kalmado na ang sitwasyon sa South Israel ngunit unti-unti nang nagsisimula ang konflikto sa North Israel. Aniya, ito ang pinakamalalang kaguluhan na kanyang naranasan sa loob ng 16 na taong panatili nito sa Israel. Aminado ito na kahit nasanay na itong makarinig ng tunog ng siren, noong Sabado, labis ang kanyang takot nang marinig ang siren at pagliparan ng mga raket. Dali-dali nitong binuksan ang TV at nakita ang balita sa pag-atake ng Hamas. Payag ni Dalde, may mga tunnel na pinagtataguan ng mga Hamas sa ilalim ng mga ospital at paaralan kung kaya pahirapan ang pagpasok at pag-atake sa kanila. Kasama rin sa kanilang ginagamit na depensa ang mga bata at kababaihan. Sa Gaza. Yung mga pumuskas, yung hospital nila. Ilalim kasi ng hospital, may tunnel yung mga Gaza, nandoon naka-imbak lahat ng mga gamit nila. Kumbaga, ayan, ginagawa nilang puta yung ilalim ng hospital, yung ilalim ng school. Pero yung ginagawa kasi ng Hamas, yung civil war, mga babae, mga bata, ayun yung ginagawa nilang pananggawin. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Maceo Famine para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang National Commission for Culture and the Arts, ipinagdiriwang ang National Indigenous Peoples Month. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Star FM Iloilo. Alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1906, ipinagdiriwang ng National Commission for Culture and Arts o NCCA ang National Indigenous Peoples o IP Month na may temang Katutubong Filipino, Atin ang Tagumpay na binibigyan diin ang mga paraan kung saan matatag na ipinakikita ng mga katutubo sa Pilipinas ang kanilang optimismo, pananaw at gawi o ang kanilang mga diskarte sa pamamayagpag sa gitna ng mga kahirapan. Humigit kumulang 100 kinatawan mula sa iba't ibang katutubong grupo ang nagtipon-tipon sa kanilang komunidad para magsagawa ng cultural performances, kabilang sa mga aktibidad ay ang pagpapasinaya sa tagumpay, dayaw sito lubon na unot at dayaw sa butnga. Ayon sa NCCA, mahalaga ang pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month para maipakita ang karapatan ng mga katutubo at ang kanilang representasyon. We are very thankful to the national government because they really recognize that the existence of indigenous peoples around the country is very essential and very important on our development. Ang tinig ni Reden Ulo, Commissioner ng National Commission for Culture and Art. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry Naguulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpupulasang makalikas na ang libo-libong Palestinians mula sa Gaza nitong Sabado matapos ipag-utos nga ng Israel ang paglikas ng mga ito bago ang nakaambang ground offensive laban sa militanteng Hamas bilang pagganti sa itinuturing na deadliest attack nito sa kasaysayan ng Israel. Ngayong araw, muling nanawagan ng Israel sa pamamagitan ng kanilang social media maging sa mga leaflets sa 1 milyong katao sa Gaza na lumikas na patungo sa katimugang parte ng Israel. Nakahilerang mga sasakyan, truck at donkey carts ang makikita sa isang main road patungong katimugang bahagi mula sa Gaza City. Sa gitna na rin yan na nagpapatuloy pa ring airstrike ng Israel sa maliit at nakubkob nitong teritoryo. Ayon sa mga nakasaksing Palestinian, tinamaan ang ilang mga sasakyang nagpupulasan patungo sa south habang sinabi naman ng Hamas na napatay sa airstrike ng Israel ang mahigit 70 katao. Sa panig naman ng Israeli military, hindi pa ito nagkomento
pagkaugnay sa paratang ng Hamas. Subalit sa mensaheng pinost nito sa social media, sinabi nito na maaaring magtungo ang mga Palestinians sa south na sa dalawang main routes nang hindi mailalagay sa panganib mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 yan ng hapon oras sa Israel. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ho ng piso kontra foreign currencies, ang US United States dollar ay katumbas ho ng 56.81 pesos, Hong Kong 7 pesos and 25 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay katumbas ng 41.44 pesos. Ang Saudi Arabia Riyal ay katumbas ho ng 15 pesos and 13 centavos. Ang Euro ay katumbas naman ng 59.76 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama tayong manalangin ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga Kabombo, Kester Nation, 72 araw na lamang, Pasko na. We share the love. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for everyone.